Good morning, Church. Welcome to our online service. Samahan po ninyo kami sa pagpupuri, sa pagsamba sa ating Diyos. Feel it in the air. We live a praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Praise goes up, your rain comes down. Praise goes up, your rain comes down. A praise goes up, your rain comes down. A praise goes up, your rain comes down. We'll shout our praise, we'll celebrate, King of glory. You are riding on our praise. Oh, turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Bye.
sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong liim. Mananatili sa iyong lilim na masubungan ka sa dakong liim. Kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo lamang. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Tanging siyo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging siyo, sa'yo lamang. Puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging siyo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili siyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili siyong masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili siyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili siyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. It's Sunday again. Araw ng pamamahinga, araw ng Diyos, araw ng pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Hallelujah. So samahan po ninyo ako.
sa araw pong ito upang pag-aralan ng mabuting balita na nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord. So today, basahin po natin ang salita ng Diyos dito po sa Awit chapter 23, beginning verse 1 up to verse 6. Ang sabi niya dito sa verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kaniyang pangalan. Verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Verse 5, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Last verse, kabutihat pag-ibig mo sa aking di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Hallelujah. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Hallelujah. So today, we will be talking about unshakable in times of crisis. Basahin po natin, unshakable in times of crisis. So when we say unshakable, ibig sabihin ito ay pagiging matatag, hindi natitinag sa kabila ng krisis sa buhay, sa sariling buhay, krisis sa mga ibang tao, krisis sa buong mundo. Sa panahon po ngayon, napakahalaga na yung pundasyon po natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos, sapagkat ito ang magpapatibay ng ating buhay, ito ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Hallelujah. Ito ang magpapatibay sa ating mga sarili upang patuloy po tayong maging matatag sa kabila ng pandemic o ng sari-saring problema ang ating nararanasan sa mga panahon pong ito. Hallelujah. Sabi niya dito, basahin po natin yung ating intro, sa panahon ngayon, kailangan nating patatagin ang ating buhay sa Diyos na di natitinag. Uulitin ko po ang sabi niya, patatagin natin yung ating buhay sa Diyos na hindi natitinag. Ibig sabihin, kung naghahanap tayo ng mga bagay-bagay na kung anuman o sinumang gusto nating sandalan upang maging matatag yung ating buhay, alam po ninyo, there's only one God na kayang magpatatag ng ating buhay, especially in this time of pandemic. Amen? Tatlong bagay ang gusto ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin kung paano maging unshakable yung ating buhay sa panahon po ng krisis pong ito. Hallelujah. Number one, ang sabi niya dito, basahin po natin, keep hearing the good news. Alright? Keep hearing. When we say keep hearing, dapat patuloy kang nakakarinig ng mabuting balita. Sapagkat kapag sinabing good news, it is something that can give you hope. It is something that can ease our mind from any bad news. That is why it is very important para sa akin at para sa lahat, sa inyo dyan, na dapat nakikinig po tayo ng mga good news. Amen? Sapagkat alam po ninyo, any bad news, any fake news, we are entertaining, we are receiving, it can ruin our lives. Kayang sirain yung buhay natin whenever we are receiving, entertaining any bad news and any good news. That is why, sa bawat isa sa atin, be not the source of bad news or fake news. Sapagkat kapag ka nabitawan mo na ang salitang iyan, either totoo o hindi ka sigurado, hindi mo na ito maibabalik pa. Ano po? Kaya nga, gusto na salita ng Diyos na sa Colossians, ang sabi diyan, basahin po natin yung Colossians chapter 4. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sinumang nagtatanong. Napakasarap na salita ng Diyos. Ito po ay paalala. Maging source tayo ng good news. Paano po ito mangyayari? Napakalinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na sikapin nating laging maging kaaya-aya. Sa English, let your word be seasoned with salt. Ibig sabihin, yung mga words natin dapat
may pakinabang sa mga nakakarinig nito. Amen? At ang sabi niya, pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama. Praise the Lord! Dapat mayroon po tayong karunungan kapag tayo nakaka-encounter ng mga bad news, ng mga fake news o personal na problema sa buhay. Dapat yung ibinabalik natin sa kanilang mga salita ay mabubuti. Amen. Di ba ang sabi ng salita ng Diyos, gantihan natin ng mabuti ang masama. The same thing kung tayo nakakatanggap ng mga fake news, bad news, alam po ninyo, palitan natin po ito ng mga good news at walang iba kundi ang salita ng Diyos. Be a source of good news for all people through spreading the word of God in which the source of good news. Kailangan, ang sabi niya dito, maging source tayo ng good news para sa lahat ng tao. Huwag na po tayong sumali sa mga ibang tao, sa mga kaibigan po natin, sa mga napapanood po natin sa telebisyon na ganito, pangit ang mga sinasabi. But para sa atin bilang mga nilikha ng Diyos, bilang mga tinawag ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, ano po, dapat ito yung namana natin sa Diyos, yung pagsasalita ng katotohanan, pagsasalita ng mabuti. Hallelujah. Basahin po natin yung Mateo chapter 11. Ito po ay good news. Hallelujah. Ang sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi ba good news? Na ang Diyos mismo ang nag-iimbita sa atin sapagkat alam ng Diyos sa mga panahon pong ito. Alam ng Diyos kung ano yung nararanasan natin, kung ano yung nararamdaman natin. Alam ng Diyos, He knows all things, He knows everything in us. Kung kaya naman, ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal. Alam po niyo, kapag kapagod ka physically, matutulog ka lang, okay na. Pero kapag ka ang isip natin, ang kaluluwa natin, ang napagod na, napakahirap itong i-refresh. Pero napakabuti ng salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal. Alam po niyo ang ibig sabihin ng salitang rest sa Greek word. Ang sabi niya is anapau. Nang ibig sabihin is to take ease para maibsan, to refresh. Kung gusto natin maranasan yung refreshing, ano po, from our mind, refreshing sa ating kaisipan, sa ating kaluluwa, lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ibigin natin sa Diyos ang lahat kung may mga sama tayo ng loob sa gobyerno, kung may masama tayo ng loob sa ibang tao, kung may masama tayong loob sa ating mga kaibigan, kapatid, alam po ninyo, lahat ng ito ibigay natin sa Diyos. Diba ang sabi niya sa kanyang mga salita? Na ang lahat ng alalahin natin na ibigay natin sa Diyos. Amen? Yun ang ibig sabihin ng rest or kapahingahan. Hindi naman ibig sabihin rest in peace, mamamatay na tayo physically. No, hindi ganoon ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng rest, sa kabila ng pandemic dito, sa kabila ng problema dito, sa kabila ng kabalisahan nila sa buhay, nananatili kang matatag, nananatiling payapa ang ating puso't isipan. At hindi napopollute yung kaisipan natin ng mga bad news, ng mga fake news, o ng mga salitang hindi tayo sigurado. So this is one of God's invitation. And likewise, a good news. Keep hearing the good news. At walang ibang good news maliban sa salita ng ating Diyos. So the Lord wants us to rest in the midst of this pandemic. Is it possible? Possibly po ba na tayo makapag-rest? Bagamat nakikita natin dumarami ang mga naahawa ng COVID-19, yes, 100% we can rest in His presence. We can rest kahit mayroon pandemic, kahit mayroon kagutuman sa ating kapaligiran, kaya nating makapag-rest o makapagpahinga. Ito po ay good news mula sa ating Diyos. Another good news, let us read Awit, Psalms 103. Basahin po ninyo ang salita ng Diyos. Ang sabi niya dito, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Isn't it good news? Ang lahat ng ating kasalanan, yung na-inherit nating kasalanan, yung namana nating kasalanan, yung nagawa nating kahapon, kanina, ngayon at bukas, ito ay pinatawad ng Diyos. Ang sabi niya dito, ito ay kaniyang pinapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Hallelujah. Another good news. God is our healer. God is our great physician. God is our great doctor. Isn't it good news?
Amen? Hindi mo ito maririnig sa iba. Na kapag ka ikaw ay may karamdaman na sasabihin sa iyo, malapit ka nang mamatay, ito na ang mangyayari sa iyo. But when you begin to read and listen to the Word of God that says, siya ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Name it, kapatid. Name it, lahat ng yan. Kaya tayong gamutin ng Diyos sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At sabi sa verse 4, sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas. Hallelujah. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Wow, what a wonderful promise from God. Hindi ba't ang COVID-19, ang coronavirus ay nakamamatay physically? Pero ano ang pangako ng Diyos? Sa bingit ng kamatayan, tayo ay kanyang inililigtas. Napakabuti ng ating Diyos. Why worry sa panahon pong ito kung alam mong mayroon kang Diyos na kaya mag-protect sa atin sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa ating buhay? Let's continue. Basahin po natin sa verse 5. Ang sabi dito sa verse 5, sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang ako'y habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Verse 6, si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan, matatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Mga plano niya at utos kay Moses ibinilin, ang kahangahangang gawa niyang, ang kahangahang gaway na saksihan ng Israel. Gustong-gusto ko po yung sinabi na dito sa verse 6. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Alam po ninyo, lagi tayong binivindicate ng Diyos sa mga bagay na hindi naman karapat-dapat sa ating buhay. Katulad ng sakit at karamdaman, katulad ng kahirapan. Kung kaya naman, ang lahat ng ito ay sinetel ng Diyos when He was on the cross, nang siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Sinetel ng Diyos ang sakit at karamdaman. Ganito tayo binivindicate, binibigyan tayo ng katarungan ng ating Diyos. Can you imagine, anak ka ng Diyos, hahayaan ka ba niyang mamatay sa sakit at karamdaman? Can you imagine, anak ka ng Diyos, pero hinahayaan ka niyang magutom? Hello? Binibigyan tayo ng katarungan yung karapatan natin bilang mga anak ng Diyos, yung karapatan nating tumanggap ng biyaya, binibigay ng Diyos yung karapatan natin makatanggap ng kagalingan, kalusugan, pagpapala, and everything that we need in this life, binibigay ng Diyos. Bakit ito ginagawa ng Diyos? Sapagkat mahal niya ang bawat isa sa atin. Ang sabi sa verse 8, tingnan natin po sa verse 8, si Yahweh ay mahabagit mapagmahal. Hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Another good news. Sapagkat minsan naririnig natin sa ibang tao na hindi ka na niya mahal, ayaw na niya sa iyo. May mga taong ayaw na sa atin. But, you know, kapag ka nagbasa ka ng salita ng Diyos, malalaman mo, mababasa mo na ang Diyos ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit. Sapagkat for so many years ang itinuro sa atin na kapag ka nakagawa ka ng hindi tama, magagalit ang Diyos. Pagka nakapagsalita ka ng hindi tama, magagalit ang Diyos. Pero you cannot find it in the Bible. Hindi natin ito makikita sa Biblia. Ang makikita natin sa Biblia, ano ang sabi niya dito? Hindi madaling magalit. Wagas ang pag-ibig. When we say wagas, it is pure. Ito ay purong pag-ibig. At sabi sa verse 9, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim yaong taglay niyang galit. Kaya yung mga nagawa natin kahapon, hindi ito itinatanim ng Diyos sa kanyang puso. Hindi siya katulad ng tao na nagtatanim ng galit. Alam po ba ninyo kapag ka ganoon ang nangyayari sa tao, nagtatanim ng galit, eventually, makikita mo yung sarili, wasak ka. Sapagkat hinayaan mong mag-ugat ng mag-ugat yung galit sa puso mo, ang hinayaan mong mag-ugat ang mga bagay na ito at gusto mong makaganti sa kanila, pero makikita mo minsan sa buhay mo, wasak ang buhay mo. Bakit? Hinayaan nating manatili yung galit. Pero bilang mga nilikha ng Diyos, binigyan ng Diyos ng pag-ibig, hayaan po natin na manaig sa atin ang kapayapaan, ang kagalakan ng pag-ibig, ang pagmamalasakit sa bawat isa. Ito po ang mga bagay na kalooban ng Diyos. At kailangan tayong laging nakikinig ng magandang balita. Hallelujah. At sa verse 10, ang sabi niya dito, di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisigil bagamat tayo may sala. Wow, isn't it good news? Good news. Mabuting balita. Hindi
kasinisingilin, hindi kasisingilin ng Diyos sa mga nagawa po nating hindi tama. Sapagkat mayroong nagbayad ng lahat ng nagawa nating hindi tama. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So always remember, para maging unshakable yung ating buhay sa mundong ito, kailangan lagi tayong nakikinig ng good news. At walang ibang good news kundi ang salita ng Diyos. Pangalawa, ang sabi niya dito, have a positive thought. Magkaroon tayo ng positibong kaisipan. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 8, let us read the word of God. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Hallelujah. Sabi ng Diyos, ito daw dapat yung laging laman ng ating isip, especially in this time of pandemic. Ano po? Katulad na sinabi ko kanina, kapag ka nakaramdam, nakarinig ka ng mga bad news, ng mga fake news, pumapasok ito sa ating puso at isipan, at kapag ka ito ay ating ini-entertain, kayang sirain yung ating buhay. Pero hindi yan ang gusto ng Diyos. Bilang mga nilikha ng Diyos, bilang mga tinawag ng Diyos, pinatawad ng Diyos, nilinis ng Diyos, ginawang banal ng ating Diyos, ito daw yung mga dapat na maging laman ng ating isipan. Ang mga bagay na, unang-una, karapat-dapat. Karapat-dapat po ba ang mag-isip ng hindi tama sa ating kapwa? Karapat-dapat pa na mag-isip ka sa sarili mong hindi tama? Kung ikaw ay may karamdaman, karapat-dapat pa na sasabihin mo sa sarili mo na mamamatay na ako, wala na, hanggang dito na lang yung aking buhay? Karapat-dapat bang isipin sa ating sarili at sa ibang tao na sa ating sarili na ako ay mahirap lamang? Hindi ito karapat-dapat. Ang lahat ng ito ay ayaw ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya, ito daw yung dapat maging laman ng ating isip, mga bagay na totoo, mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig. Kapag ka ang lahat ng ito ay nasa ating isipan, ang ilalabas ng ating labi ay malinis, kapuri-puri, kagalang-galang. Sapagkat lahat ng ini-entertain po natin dito, pumapasok sa ating puso and eventually ito ay ating sinasabi. Ano po? Kaya let us not entertain any fake news, any bad news, any news na hindi po tayo sigurado, especially sa mga panahon pong ito. Bilang mga anak ng Diyos, kaya nga sabi sa Romans chapter 12, renew your mind. Hallelujah. Baguhin natin yung ating isipan. Bakit sinabi ng Bible, renew your mind, sapagkat ito ay na-expired? Paano mo malalaman na expired ng isip ng tao? Pag marumi na ang kanyang iniisip, pag hindi na tama ang kanyang iniisip, pag nagbabalak siya ng masama sa kanyang kapwa-tao o kapwa-Kristiyano, expired na ang kanyang kaisipan. Kaya nga sabi ng Biblia, i-renew natin ito, i-refresh natin ito. At sinong gagawa noon? It's not the Lord. Tayo ang gagawa, tayo ang magre-refresh, magre-renew ng ating mind sa pamamagitan ng salita ng Diyos. How to do it? Paano po ito gagawin? Ang sabi ng Diyos, I have the mind of Christ. You have to confess it, I have the mind of Christ. Mayroon akong kaisipan katulad ng kay Kristo. Sapagkat si Kristo, kailanman hindi siya nag-isip upang maghiganti sa mga umapi sa kanya. Kailanman hindi siya nag-isip kung paano sumpain ang mga taong umapi sa kanya. Hindi po ito ang kaisipan ng ating Diyos. Naway sa akin at sa iyo kapatid na nanonood po ngayon, ganun din po, huwag tayong mag-isip para sa ikasasama ng ibang tao. Always have a positive thought. Do not entertain any bad thought because it is a poison. Ito po ay poison. Ito ay lason that can kill our good attitude. Uulitin ko po ang sabi niya, huwag tayong mag-entertain ng mga, ano ba ang ibig sabihin ng bad thought? Mga masasamang kaisipan. Sapagkat ito ay mga lason. Kahit na minsan, may prueba ka sa mga bagay na pinaparatang mo sa ibang tao, but still, we do not have the right to judge other people. We do not have the right to condemn other people. Ang tinawag tayo ng Diyos upang magmahal, mahalin ang bawat isa, patawarin ang bawat isa, to carry everyone's burden. Yun ang pagkatawag po natin. Upang magkaisa, magmahalan, magpatawaran. Hallelujah. Dito sa Colossians chapter 3, ang sabi niya dito, basahin po natin, ang mga bagay na panlangit
ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Alam po ninyo kung ano ibig sabihin ng panlupa? Ibig sabihin, from the word lupa, ito ay isang bagay na marumi. Ito ay isang bagay na inaapak-apakan lamang. Dapat hindi ito ang laman ng ating isipan. Pag sinabing lupa, ito kung saan mayroong mga pupu dyan, ihi dyan. We do not know kung anong klaseng bacteria o viruses na nasa lupa. Hindi daw ang mga ganyan ang ilagay natin sa ating isipan, kundi ang mga bagay na makalangit. Now, ano yung mga bagay na makalangit? Ito yung pag-ibig, pagpupuri, pananalangin, pagsamba, pagmamahalan. Hello? Sa kabila ng mga minsan nasasaktan tayo sa buhay dahil sa mga fake news na naririnig po natin, dahil sa mga bad news na naririnig po natin. But let us just allow and be overwhelmed by the love of God na nasa ating puso. Amen? Hallelujah. Whatever your mind is conceived, your body will achieve. Ang sabi ni Napoleon Hill. Dati po, nung bata-bata po ako, lagi ko itong naririnig sa patalastas ng Farmeton. Ang sabi niya ganun, whatever your mind is conceived, your body will achieve. Totoo po yun, sapagkat kung ano ang lahat ng laman nito, ia-achieve ng ating katawan. Eventually, magmamanifest sa ating katawan. Kung kaya naman, kung lagi mo sinasabi, I have the mind of Christ, mayroon akong kaisipan katulad ng kay Kristo, eventually, ang ikikilos ng katawan ay mabuti, ang sasabihin ng mga labi ay mabuti, karapat-dapat, sapagkat ang laman nito ay pawang kabutihan. Yes, may mga bagay na minsan dumadaan sa ating isip na hindi tama, but it is not for you to entertain those things. It is for you to rebuke. It is for you to reject those bad thoughts. It is for you to reject those fake news na ating na sumasagi sa ating isipan. Tandaan po ninyo, anumang bagay na hindi tama, huwag nating itong i-entertain sapagkat hindi ito mula sa Diyos. Amen. Let us read Matthew chapter 9. Ang sabi dito, nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Ang sabi sa verse 29, hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. Ang gusto ko pong bigyan ng diin dito, anuman ang mga pinaniniwalaan natin, anuman ang mga isinasaksak natin dito, isinisiksik natin dito, ano po, anuman ang mga pinaniniwalaan natin, ito ang mangyayari sa ating buhay. Kaya kung naniniwala ka that I am healed, all is well, ito po ang mangyayari sa ating buhay. Always have a positive thought. At ang pinakahuli, ang sabi dito sa pangatlo, possess the peace that we have with God. Pag sinabing possess, ang kinin natin, yakapin natin, ariin natin, ano po, yung kapayapaan na meron tayo kay Jesucristo. Ang sabi sa John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Thank you, Lord. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Mangyayari lamang ito yung walang kabilisan sa buhay, yung walang takot sa buhay kapag ka nagmamanifest yung kapayapaan ng Diyos sa ating puso't isipan. Alam po ninyo, ang kapayapaan, ito po ay bunga ng Espiritu ng Diyos na nasa atin na. Kaya nga gusto ng Diyos, kahit ako po gusto ko po na yakapin po natin. Let us embrace the peace of God na nasa bawat isa. Tingnan po natin yung ibig sabihin ng peace sa Greek word. Ang sabi is irene. Nang ibig sabihin ay quietness, rest, plus set at one again. Yan ang ibig sabihin ng peace. Another meaning of peace, ang sabi niyo is prosperity. Bakit mo kailangan mabalisa sa buhay if there is prosperity in your life? Bakit hindi ito nagmamanifest sapagkat hindi natin ito pinaniniwalaan? Pero kung pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ang sabi doon, prosperity ang ibig sabihin ng peace. Sa lumang tipan, ang ibig sabihin ng peace is shalom. Nothing is missing, nothing is lacking. Walang kulang, walang nawawala. You are complete. Anything that we need in this life, kinumpleto ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung gusto mo makita ang buhay mo bilang kumpleto, you need Jesus Christ. Hallelujah. Basahin po natin yung Galatians chapter 5.
Alam na alam po natin ito. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Now, nasaan ang Espiritu ng Diyos? Nasa atin. We are God's temple. At kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kanyang kabuuan. Yung kanyang pagka-Diyos, naroon ang kanyang bunga, naroon ang kanyang pag-ibig. Naroon ang Diyos na mismong pag-ibig sa atin. Kaya gusto ng Diyos, ito dapat ang laging minamanifest natin every day, especially kung tayo ay nakakaranas ng hindi maganda sa buhay. Piliin nating magmahal kaysa sa magalit. Ang sabi niya dito, ang bunga ng Espiritu ay kapayapaan. Nasa atin na, kapatid. Nasa iyo, nasa akin ang Espiritu ng Diyos. Nasa iyo, nasa akin ang kapayapaan ng Diyos. Let us embrace it. Amen? And eventually, actually, ang sabi ng, wala siya dito, naalala ko na yung Philippians 4:6. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Bagkus ang gawin natin, manalangin na may pasalamat. At sa mga susunod na versikulo, ang sabi doon, at ang kapayapaan ng Diyos na di malirip at hindi maintindihan ng taong mag-iingat sa ating puso't isipan. Mangyayari lamang yung pag-iingat ng ating puso't isipan sa pamamagitan ng kapayapaan kung hindi tayo nababalisa sa mundong ito. Sa halip, tayo po ay manalangin ng may pasasalamat sa ating Diyos. Tandaan po natin yung tatlong pinag-aralan po natin para maging unshakable yung ating buhay sa mundong ito. Alam po ninyo, after ng COVID, may mga paparating pang mga masasabi nating salot o problema sa mundong ito. Sapagkat ang mundo po ay pasama ng pasama. Ngunit ang kagandahan dito, iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen? Hallelujah. Ano po yung tatlong pinag-aralan po natin? Unang-una, para maging unshakable yung ating buhay sa mundong ito, always, yung number one, keep hearing the good news. Amen? Pangalawa, always have a positive thought. At ang pangatlo, let us possess yung sinabi kong angkinin natin yung kapayapaan ng Diyos na nasa atin. So let us establish ourselves with the Word of God. Ito po yung mga paalala. Amen? Hallelujah. Marami pong salamat. Ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. So ngayon po, tayo po ay magko-communion. Alam ko po na tayo ay naghanda ng tinapay at ng juice para sa ating communion for today. But before that, let us read the Word of God dito po sa 1 Corinthians chapter 11, beginning verse 23 up to 25. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Praise the Lord. Ang sabi ng salita ng Diyos, kapag tayo daw po ay nagko-communion, ang inaalala po natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya yun po ang purpose ng communion. Ano nga ba ang ginawa, tinapos ni Jesus? Pinagaling tayo, inihanda yung ating kagalingan, yung ating kalusugan, inihanda ng Diyos, yung ating, even yung kasaganaan sa buhay, yung kapayapaan ng ating puso't isipan, ang lahat pong ito ay inihanda ng ating Panginoon. So ang pag-take po ng communion, hindi ito pag-alala ng ating mga kasalanan, hindi ito pag-alala ng ating mga pagkakamali, sapagkat ang Diyos mismo, kinalimutan niya, pinili niyang kalimutan yung ating mga pagkakamali. Ang gawin po natin, alalahanin po natin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, na nagpatawad sa atin, binayaran yung ating mga kasalanan at binigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa inyong anak na si Jesus na nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. Binayaran ng aming mga kasalanan, binigyan kami ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kasama dito ang kalusugan, kagalingan, kapayapaan ng aming puso't isipan. Kung kaya naman aming inaangkin, tulad na yung sinabi na sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, kami ay nagsigaling. Hayaan po ninyo na lubos ka naming maalala at maintindihan ang iyong ginawa at tinapos sa krus ng Kalbaryo. Ganon din, salamat sa banal dugo ng aming Panginoon
nang dahil dito kami ay naging malinis, walang kapintasan. Hallelujah, you have forgiven us yesterday, today, and tomorrow, Lord God. Sinettle po ninyo ang aming kaligtasan, ang aming kabanalan. Inihanda mo ang kalangitan para sa amin. Hallelujah, marami pong salamat sa inyong pag-ibig sa bawat isa. Let us eat the bread and drink the cup of blessing. Thank you, Lord. Sa oras pong ito, samahan po ninyo akong manalangin para sa ating bansa. Naalala ko po yung isang awit, ang sabi niya ganun, buhay Kristiyano, hindi hallelujah lang. Maging bahagi tayo para sa ikauulad ng ating lipunan. Alam po ninyo, malaking bagay ang nagagawa ng panalangin. At sa pananalangin po natin, maniwala tayo na pinakikinggan tayo ng Diyos at tutugunin ng Diyos ang ating mga idinadalangin sa mga oras pong ito. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Hallelujah. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat sa kabutihan na iyong mga salita, sa kagandahan na iyong mga salitang aming napag-aralan. Sa mga oras pong ito, sama-sama kaming nananalangin, idinudulog ang aming bansa, unang aming presidente. Salamat sa karunungan, kalusugan ng kanyang pangangatawan. Dalangin namin na ma-exercise niya, Panginoon, ang tamang panunungkulan, ang tamang pamumuno. Magkaroon siya ng takot mula sa inyong mga salita. We are also praying sa lahat ng nasa gobyerno, Panginoon, from the President down to Barangay Tanod, including, Panginoon, yung lahat ng miyembro ng IATF. We pray, let the fear of God ang patuloy nilang maranasan sa mga panahon pong ito, mawala, maalis ang korupsyon, ang paggagahaman sa salapi, bagkus manaig ang tulong, ang totoong pagtulong sa bawat mamamayan ng aming bansa. Idinadalangin din po namin ang lahat ng positibo ng COVID-19. Lord, sa loob at labas ng aming bansa, we pray na hindi dito matatapos ang kanilang buhay, bagkus mararanasan nila ang kagalingan, ang kalusugan, Panginoon, mula sa inyo. Dalangin namin na sila ay manalangin, kilalanin ka bilang kanilang Diyos, kilalanin ka bilang kanilang dakilang manggagamot. Dinadalangin din po namin ang lahat ng frontliners sa loob at labas ng aming bansa. We are praying and we are pleading the precious blood of Jesus be upon them all in Jesus' name. Father God, protect them. We proclaim na hindi sila mahawa, Panginoon, ng coronavirus. And we pray, Lord God, hallelujah, especially sa lahat ng medical personnel na sila ay magtrabaho out of love, not out of an oath, Lord God, na kanilang ginawa, Panginoon, kundi gumawa sila, Panginoon, nang dahil sa pag-ibig, nang dahil sa malasakit, Panginoon. Hallelujah, protektahan po ninyo ang lahat ng frontliners. Dinadalangin din po namin ang aming mga pamilya, Panginoon, sa mga oras pong ito. I am proclaiming your word that wealth and riches are in our house. Ang kasaganaan, kayamanan ay nasa aming pamamahay, nasa aming mga pamilya. Panginoon, ang pag-ibig ay kayamanan. Ang pagkakasundo sa bawat pamilya ay kayamanan. Ang kalusugan, kagalingan ay kayamanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kalusugan ng bawat isa sa amin, maging sa aming mga magulang. I am proclaiming long life and good health and healing in the name of Jesus. Maging ang GRCC Church, we are praying na patuloy po niyong pagpalain ng lahat ng pastor. Magkaroon kami ng iisang layunin, iisang pangitain kung paano palaguin ang ministeryong ipinagkatiwala mo sa amin. Idinadalangin ko ang lahat ng miyembro nito, Panginoon, na sila ay kasama kami, lahat kami lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa aming Panginoong Hesukristo. Dalangin ko na patuloy kami magmahalan, magpatawaran, magmalasakitan, especially in this time of pandemic. Panginoon, sa lahat ng nanonood sa mga oras pong ito, I am releasing the love of God. I am releasing and proclaiming the presence of God, the Spirit of God, the love of God. I am proclaiming prosperity in the name of Jesus. I am speaking life, favor upon favor, grace upon grace in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang bawat isang nakatutok sa mga oras pong ito. Batid po ninyo, Ama, ang lahat ng kanilang pangangailangan. Lord God, I am proclaiming your glory sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong mga salitang aming narinig, na pag-aralan, alam ko ito hindi na sayang. Alam ko na nangusap ka sa bawat isa sa amin at alam ko na mananaig ang pag-ibig
ang pagmamahal ng Diyos, ang agape na kung saan walang kondisyon, Panginoon. Maraming salamat, mapurihan ka sa bawat isa. Pagpalain po ninyo ang araw na ito, itong aking hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Marami pong salamat sa mga nakinig, naglaan ng oras para pag-aralan, pakinggan ang mga mabuting balita ng ating Diyos. Hinihikayat ko po ang bawat isa. Sa panahon pong ito, patuloy po tayong manalangin, magbasa ng salita ng Diyos. Hayaan natin na lumugo tayo ng pag-ibig ng Diyos. I-exercise po natin yung ating mga pinag-aaralan tulad ng sabi ng salita ng Diyos. Huwag tayong maging tagapakinig lamang, kundi maging tagasagawa tayo ng salita ng Diyos. Muli, hinihikayat ko po kayo na habang hindi pa po tayo allowed na mag-church gathering, manatili po tayong manood, makinig ng online preaching sa pamamagitan po nito. Magiging unshakable yung ating buhay. Huwag po natin kalimutan yung mga pinag-aralan po natin kanina. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. See you next Sunday.